Isa sa mga malalaking katanungan sa kasaysayan ng NBA ay kung bakit napiling magretiro ng maaga at umalis ni Michael Jordan sa Chicago Bulls noong 1999. Kung iisipin po natin, sobrang lakas ng kanilang team noon at katatapos lang nilang magkampiyon sa tatlong sunod-sunod na season for the second time. Kasagsagan talaga ng kasikatan ng Chicago Bulls on that time. Kumpirmado ang kasagsagan ng kasikatan ng Chicago Bulls on that time. Pero bakit nga ba sa kabila ng kasagsagan at kasikatan ni Michael Jordan in that era, eh bigla-bigla na lamang ang pagdesisyon niya na umalis dito? At first, let's go back on October 6, 1993. Katatapos lang magkampiyon ng tatlong sunod-sunod na taon ng Chicago Bulls. Pero nabulabog ang buong mundo sa kauna-unahang pagkakataon matapos i-anunsyo ni Michael Jordan na siya ay magre-retiro na ayon sa sinabi niya sa press conference. This is a very bittersweet day. It's a certain sadness because the greatest athlete to ever play a team sport is leaving the game. Everyone knows exactly what the circumstances are right now in terms of my decision not to play in the basketball. So what would be the deepest possible reason behind Michael Jordan's decision na umalis sa Chicago? Tara, pag-usapan natin. A few months after his father passed away, ayon kay Jordan, nawalan na raw siya ng gana sa paglalaro ng basketball noong mga oras na yon. Kaya siguro noong panahon na yon, eto mismo ang kanyang sinabi. I already reached the peak of my career and I have nothing more to prove. Aniya, naabot na niya ang pinakarurok ng tagumpay sa kanyang karir at wala na siyang dapat pampatunayan pa. Pero sa mga pagkakataong iyon ay hindi pa niya tuluyan sinasarado ang pinto sa paglalaro ng basketball ng tuluyan. Kaya nabanggit niya na kung sa loob ng 5 taon ay manunumbalik ang kanyang desire sa paglalaro ng basketball, ay talaga naman babalik pa siya ayon ito mismo sa kanyang pinitawang salita. Bakas pa rin naman sa kanya ang kanyang hangarin na tila ba gusto niya lang magpahinga on that time. Makikita natin na meron pa siyang pag-asa at kagustuhan bumalik sa team ng Chicago Bulls. Reported to be one that might contain O.J. Simpson and a friend earlier today. Everybody knows one of the most surreal things I've ever experienced. I think even without all those other factors, I mean, people miss Michael. He would never say this, but look what's going on in sports right now. How badly do you want to see this come to life? Oh, this is it. Without this, Chicago's lost. Is he coming back? Is he not? Is he gauging his interest? And camp out all day long. You go to the Birdo Center and it's like a stakeout. You have every news crew from in town. You had sports crews, you had the news crews, you had national news crews, and everybody's waiting at the Birdo Center where there are gates. So you can only stand on one side of the gate. So we've got 40 people standing on this island where they basically scan their ID. And you see one black Range Rover after another pull up. We're like, this one's Michael. Another day, we catch him coming out and he's got to go through this. Kaya sa kabutihang loob ay nakita nga natin na wala pang 5 taon ay bumalik na si Jordan sa paglalaro sa grupo. At sila ay nanalong muli ng 3 sunod-sunod na kampiyonado. Pero sa kalungkutang pagkakataon, alam naman natin na pagkatapos doon, ay ginawa na naman ni Jordan ang pagre-retiro. But however, on that occasion, ay hindi na talaga siya bumalik pa kailanman sa Bulls. And the ultimate question is, what would be the possible reason bakit hindi natuluyang bumalik si Michael Jordan sa Chicago Bulls after ng pangalawa niyang pagre-retiro rito? And here's why. Una, ay nagkaroon ng problema sa management ng Bulls noong mga panahon na yon. Bilang pangunahing player at talaga naman nagbubuhat ng isang team, kagustuhan niyang magmagandang loob, ninais ni Jordan baguhin ang ilang management. Tulad na lang ng kanyang sugestyon na gawing grand manager ang kanilang coach na si Phil Jackson. But unfortunately, it never happened. Speaking of Phil Jackson, noong mga panahon na yon,
ay pangwalong taon na siya sa Bulls. Ang limit lamang niya kasi na taon ay 7 years lang dahil sa kanyang Pentecostal na paniniwala. So dapat noong 1997 NBA season ay aalis na talaga siya. Ngunit siya ay pinakiusapan lamang na mag-stay in pa for additional 1 year kung maaari para ma-achieve ang another 3-peat na championship para sa kanilang grupo. So after ng 1998 ay desidido na talaga si Phil Jackson na lumipat ng team. Kaya sa aking palagay, that was the reason behind Michael Jordan's request na gusto ni MJ na maging grand manager si Phil Jackson para mag-stay in pa ito sa Bulls. Na hindi man siya lumipat ng team, eh nalipat naman siya ng posisyon from coach to grand manager. Pasok pa rin siguro ito sa prinsipyo ni Phil Jackson na kada 7 years ay lilipat siya ng posisyon o lugar. Pero hindi nga napagbigyan ang kahilingan na iyon ni Michael Jordan. Sa sobrang talino kasi nitong si Phil Jackson sa coaching, at isa siya sa pinaka-major reason kung bakit napakahusay din ni Michael Jordan sa mga panahon na yon. Ayon yan sa nakalap nating mga research. Lined up to see him. It was unusual for him. It was different. So to have that constant pressure on you, no matter what you did, where you went. Oh, that was my 6th day here. I love you, Mike. Along with being the best at the best at what you do, the pressure is just... it's astronomical. Will I ever unretire? I don't know. You know, I think the word retire means you can do anything you want from this day on. So if I desire to come back and play again, maybe that's what I want to do. Maybe that's the challenge that I may need someday down the road. To cut the story short, ay tuluyan na ngang umalis sa Chicago Bulls si Phil Jackson. At dahil sa rason na yon, ay hindi na rin bumalik pa kailanman mula sa pagre-retiro si Michael Jordan. Dahil anya ay ayaw na rin niya maglaro kung hindi rin lang si Phil Jackson ang magko-coach ng team. Nasundan pa ito ng pag-alis nila Scottie Pippen at Dennis Rodman. Kaya magmula noon ay hindi na muling nakatikim pa ng championship ang Chicago Bulls. At nang muli nga nating mamataan si Michael Jordan sa NBA, ito ay ang kanyang paglalaro sa Wizard. Dahil naman isa na siya sa nagmamay-ari ng naturang grupo. Kung tutuusin, ay pwedeng bumalik si Michael Jordan sa Bulls bilang isa sa mga stockholder at maglalaro. Pero hindi niya yung ginawa dahil sa ilang mga management complex ng Bulls. Ang pahayag na yan ay nanggaling mismo kay MJ. Sa kabilang banda naman ay napadpad si Phil Jackson sa Lakers. At muli ay na-apply niya rito ang 3-peat championship na tulad ng ginawa niya sa Chicago Bulls. Kaibigan, pero sa inyo pong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Michael Jordan na huwag nang bumalik sa Chicago Bulls? Hashtag yes and hashtag no. Please comment down below. Let us know what's your thought in this video. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi ka namin kasama sa linggo-linggo nating napakagagandang talakayan. Dito lamang yan sa Mepus Project. Weaponize your curiosity with extraordinary belief. Mepus Project.